naman sa'yo. Destination. Hello! Anyong ang sayo? Ngayon ay mag-apply tayo ng license at pumunta tayo ngayon doon para iproseso ang pag-apply ng lisensya. Bali, ang mangyayari ho ay i-change po natin yung lisensya at gagawin po natin Korean license. So tingnan po natin kung paano ang procedure at punta tayo. Let's go! Yan lang guys, medyo matraffic ang ating pupuntahan. Yan, oh, traffic ngayon guys sa ating destination. Pag-i-renew ng license. Andito na po tayo sa licensing office dito po sa gawi ng Gangnam. Ito po yung information dito. Nandyan po yung pang foreigner at sa mga ibang mga nag-a-apply at nang magkaroon ng Korean license. Ito po yung window nila. At andito nga po mag-sikaso tayo at isasubmit po natin yung mga documents para po sa pagpuproseso. Ano ba ang kailangan sa pag-a-apply? Guys, ano ba ang kailangan sa pag-apply ng Korean license? Marami po ang kailangan na ibigay at ipakita sa licensing office. Ito nga po yung mga papakita ko sa inyo. Yan. Ito yung application form na kailangan gamitin at kailangan fill-upan bago mo i-submit dun sa window at ipoproseso nila. Dito sa table na ito, dito mo pwedeng fill-upan at ilagay lahat ng mga information na kailangan doon sa application form at be sure na yung mga signature ay ma-fill-upan lahat. Marami pong mga application form na narito, subalit karamihan po dito ay mga nasa Korean language, kaya hanapin po natin yung English. Kukuha po tayo ng number dito po para sa paghihintay natin at yung turn natin. Nagbayad po tayo ng 10,000 won para po sa ID card at ngayon din daw po ay re-release na ito. Ang office hour po para sa mga foreigner ay 9 to 3 lamang po. Kaya be sure na maaga kayo para hindi kayo maabutan ng closing.
Ganito po ang license, ID card dito sa Korea. At meron na po itong English, kaya wala na po magiging problema. Ito po tayong mag-apply ng license. At nakuha na po natin ang lisensya sa loob po ng isang oras. Ganyan po.